Ah, okay. Ayan na. Got it, baby. Okay. Ha, say hi, Sophia. Hi. Hello, Sophia. Oh, hi daw siya. Hi. Hello. Good evening. Hello, Pastor Clegg. Pastor Clegg. Hi. Pastor Jeff. Good evening po. Magandang gabi. Kamusta? Yeah. Yeah, if you want to listen, you can listen. But you can hear me. Good evening, Jeannie. Good evening, James, Tyron, and CJ. Good evening, Rachel. Good evening. Rachel and Chirus. Yeah, welcome. Good evening, Anastasios and Sophia. Hello. Hello. Hi. Good evening, Pastor. Kamusta, kamusta kayo? Malamig ba dyan sa mga kinaroonan niyo? nag-survive ako kanina sa diet, Pastor. Sundown na. Survive ko sa fasting. Nag-makeup ka ba? Oo. Oh, para hindi halata. Para hindi halata. Kilay ako. Alright, so siguro habang iniintay natin iba, start na tayo. Sige. Siguro let's ask. Allison, to open us in prayer. Lord God, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po namin sa isip, salita at sa gawa, Lord Jesus. We pray, Lord God, na you will continue to guide us. And salamat po, Lord, for your guidance throughout the day or even in the past few days, Lord God. Salamat din po sa success. And thank you po for our first fasting. May you continue to guide us as we fast, Lord God, at saka maging successful po yung pag-fasting namin. And we pray na this Bible study po will be fruitful to us and we will grow and mature spiritually as well. In Jesus' name, amen. 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 Welcome to our first night of devotion sa ating 5-day prayer and fasting. At supposedly, usually we make a special devotion for 5 nights. But since we are into sumabay yung ating walk through the Bible, edi ang devotion na natin, yung inyong mga takeaway. Ayan, ano ba yung natutunan nyo ngayong gabi? Pwede rin ha, yung natutunan nyo yung ano, sa from the start hanggang ngayong gabi, pwede nyo rin banggitin. Pero kung specific ngayong gabi, okay lang din. So, yun yung first part na gagawin natin. Pangalawa, we will ask mga prayer requests ninyo. Ipagpipray natin ngayon. Okay? Kung ano yung mga prayer requests ninyo. No, at tsaka siyempre, kung may tanong kayo about prayer and fasting, paano mag-fast, kung may kulang doon sa diniscuss natin last Sunday, nandito tayo para sagutin natin lahat yan. Good evening, Tita Fe. Good evening, Professor. Good evening, Pastor. Miss ko kayong lahat. Good evening, Pastor Bong. Good evening, Pastor. Good evening, Tita. Good evening po. Good evening, Sister Darren, Noel, Jaja. Okay. Wala si Noel. Tama ni Pastor. Hi, CJ. Para kasi Spider-Man na nakabaliktad. Si CJ ba yan o si James? Nakamute ka, Ty. Nakamute ka. Natulog na po si Papay, napagod po sa volleyball. Si yun. O, kasi nakabalik pa niya. Kala ko si yan. Laman naman eh. Napagod siya sa patintero. Sa patintero. So kami pong dalawa magkasab. Yeah. Okay, unang tanong. Good evening, Pastor Bert, Sister LV. Unang tanong natin siguro,
Do you have any question pagdating sa prayer and fasting? I'm sure yung iba sa inyo, medyo parang, oh, this is kind of new to me. Di ba? So, we welcome questions regarding prayer and fasting. I got it. Sinong gusto magtanong? May itatanong ba kayo prayer and fasting about how do you do it? No. Anything you wanna say or kung wala, eh magsimula na tayo sa ano, sa takeaway natin ngayong gabi. Good evening, Tita Malaya and Pastor Bert. Good evening, Sister Girlie, Pastor Ray. Good evening. Good evening. Nagkagawa. So siguro sa inyo yung iba nag-full fast, water lang. No? I advise you na do it gradually, huwag niyong bibiglain kasi mag ano kayo, mag loose bowel movement, no? So ganun din pag binrake niyo yung fast, huwag niyo rin bibiglain, dahan-dahan lang kumbaga. So kung papunta kayo ng full fast, dahan-dahan, unti-unti ang bawas. No, hanggang sa mag-full fast. Pero kung partial naman, wala lang masyadong problema yun. Kasi hindi lang kayo kakain ng meat, ng carbo, or anything na sweets. Or depende kung ano yung gusto nyo i-give up. Like soda or anything. Yun, or iba naman sa inyo ay sinama na yung Netflix or Facebook or anything. Okay? So, let's start with our takeaway. Excited na akong mapakinggan kasi nababasa ko lang to gabi-gabi ngayon. At least mapapakinggan ko, di ba? At makapamili ng mananalo ng $1,000,000 sa gabi na to. So, meron na sa inyo na mayayaman na at nagwagi na ng mga tago $1. Pwedeng maging $2 yun. Pwedeng maging $3. Depende kung sino yung mapipili gabi-gabi. Eh, 52 yan. Oh. Yan naman, $52 yun. Okay. Sinong gusto magsimula? Sinong gustong mag... ano ba yung natutunan nyo ngayong gabi? Siguro, ang magandang question muna, how do you find yung walk through the Bible? Anong parang bago sa inyo? Parang hindi ko to alam ah, parang ganoon or kaya parang something na wow moment na parang this is something na nakatulong sa akin or anything na gusto yung sabihin. Who wants to start? Any volunteer? Magtatawag tayo. Magandang ginagawa nila sa youth eh. Magtatawag ng isa, pagkatapos niya, siya yung magtatawag. Gawin natin dito. Okay. Nag-volunteer na lang po ako, Pastor. Ayan, nag-volunteer. Sige, mauna ka na. Mauna ka na, bro. Mauna ka na. Yung about po sa Walk Through the Bible today, ang natutunan ko po is... sa yung sa Judges po yung terminology na inexplain niyo po yung apostasy. Okay, oh, maganda yan. Apostasy. Ito yung bagong natutunan po today, yung apostasy. Mm-hmm. Yung paulit-ulit na lang yung cycle of sin. And mm-hmm. then pero hindi po yun yung takeaway ko. Ang takeaway ko po today is we neither have control of our ancestors of who our ancestors are nor the parents or nor choose the parents if we God and love him with all our heart, just like Ruth, God can rewrite our history to be victorious in life and our children and bloodline will be blessed. Oh, nawala pala si Pastor. Ayun, pumalik na. Welcome back po. Sorry, nakikout ako. Alam niyo naman. Di uling kasi yung internet namin eh. Okay, so... Hello? Okay. Yeah. Napuputol ako? Napuputol po kayo, Pastor. Hello? Okay na?
Dali na. Okay na po. Parang dial-up po tuloy. Narinig ko. Iko-connect ko sa... Parang ko dial. Nilipat ako dito sa phone ko na ano na hotspot. Ayan. Hello? Okay na? Okay na ba? Ayan po, okay na po. Ayan, lumipat ako sa hotspot eh. Okay, anyway. Alam mo, may maganda yung sinasabi ni Aldrin. May kasabihan na ano eh, na pwede mo daw piliin yung kaibigan mo. Pero yung kamag-anak mo, hindi mo naman pipili eh. Di ba? Opo. Lalabas ka na, nandun na. Di ba? Kung pwede lang piliin, di sana si Jeff Bezos yung pinili kong kamag-anak. Opo. O kaya si ano, Henry C. Di ba? So, pero hindi mo pipili. Pero yung kaibigan mo pwedeng piliin, pero yung kamag-anak hindi. So yung bloodline mo, given yan eh. Kumbaga. So, pero maganda doon, hindi porke mo abite itong si Ruth, eh, part na siya ng ano, ng, what do you call this? Ng, part na siya ng sumpa ng Moab. Alam niyo ba kasi yung mga Moabites, anak yan ni Lot? Naalala niyo si Lot? Si Lot yung pamangkin ni Abraham. Tapos yung dalawa niyang anak na nakaligtas doon sa ano, Sodom and Gomorrah. Di ba? Pumunta sila sa isang cave, doon sila nagtago. Tapos si Lot, ni-rape siya ng dalawa niyang anak. Yung naging mga supling nila, yun yung mga naging Moabite people. So, mga pinsan din sila ng Israelites. No? But the thing is, they live a life na hindi pleasing sa Panginoon. Pero I agree, pwede mong i-rewrite ang iyong bloodline. Diba? Pwede mong tapusin yung curse ng family mo and magsimula ka na sarili mong kumbaga, na sarili mong legacy. Diba? Ayan. So, ganda ng sinabi niya, apostasy. Mamaya, pag-usapan natin. May mga, ano pa ba na kuha nila sa apostasy. Okay, Brother Aldrin, pili ka na kung sinong gusto mong, ano, sinong gusto mong isunod. Eh, para matapos na po ito, si Yasmin na po ako. Good evening, Sister Jaya and Sister Vilma. Good evening, Sister Minda. Sister Amy, good evening. Sister Alvin, Brother Alvin. Tita, I can't dance on the phone. Dito lang tayo. Mainit. Okay, sige, Sister Jasmine. Go ahead. Take away ko po. Ano po, pag hindi kasi seryoso na bilang Christian, sa pagiging Christian life natin, magiging paulit-ulit lang yung kasalanan natin. Nakatulad po ng Israelites sa Book of Judges. Mm-hmm. Kaya maging faithful tayo kay Jesus na mabreak na po yung cycle ng ating mga paulit-ulit na kasalanan po. Amen. Yun yung apostasy, no? Hindi ko po ayaw. Yung apostasy kasi yung paulit-ulit na ginagawa ng Israel. Diba yung okay sila, faithful, pagkatapos ibe-bless sila ni Lord. Tapos sa sobrang ganda nung nangyayari, peaceful, may blessing, magkakasala sila. Tapos magkakasala, maka-experience sila ng kahirapan, no? Tapos patapos hihingi sila ng tawad sa Diyos, patatawarin sila. And then free na naman sila, ibe-bless na naman sila. Paikot-ikot sila sa cycle na yun. Which is, I'm sure nakaka-relate tayong lahat. Diba? Kasi nadadaanan natin lahat yun. Thank you, Sister Jasmine. O, pili ka na, Sister Jasmine, kasi nang gusto mong kasunod. Yan na po, si Sister Elvie. Sister Elvie, ayan. Nakamute po kayo, tita. Oh. Sabi ko na eh. Piging eh. Malamang piging din yung pipiliin nyo. Yung pong kay Ruth sa yung pong nangyari sa kanila sa
yung nagkaroon ng famine, tapos nawalan siya ng asawa, nagbida siya, yung mga ganun. Marami pong nangyari. Sabi, na, ang nangyari po doon, in any circumstances, the Lord will never leave us. Mm-hmm. Yung po, hindi niya tayo iiwanan pagkasi pag nagtiwala po tayo sa Kanya, the Lord will really bless us. Amen. Kaya ang tawag din kay Jesus ay Kinsman Redeemer. Kinsman, yeah. So, alam niyo ba ibig sabihin ng Kinsman Redeemer? Kasi meron silang kultura na kapag namatay yung asawa ng kapatid mo, para matuloy yung kanyang bloodline, ikaw ang sasalo, ikaw ang magpapakasal. So, kumbaga, mapapangasawa mo yung asawa ng kapatid mo. So, para to redeem, no, yung kanyang bloodline at mag-continue. So, ganun ang ginawa ni Boaz kay Ruth. At si Jesus, ganun din, di ba? Eh, tinuring niya tayong anak, di ba? Na kaibigan, minamahal niya tayo, ni-redeem niya tayo sa mga kasalanan natin. Di ba? Mm-hmm. Anything else, Tita LV? From the very start ng day 1 hanggang day 7 kahapon, hanggang day 8 ngayon, aside from Judges and Ruth, sa mga ibang books, meron bang parang wow moment ka na gusto mong i-share na parang, uy, na ngayon ko ito naintindihan or something? Pwede po sa lahat po ng sa walks through the Bible po maraming, meron po siyang nagawa personally sa akin. Mm-hmm. Sa lahat po ng mga characters na ng books na ating mga binasa sa Pentateuch, yung mga 5 books po na yun. Mm-hmm. And the Lord really deals with me po. Nakikita ko po yung sarili ko kasi minsan po tayo minsan po yung ano natin, yung relasyon natin sa Diyos ay kala natin ay parang minsan napakababaw lang. Pero pag nakita mo kung ano nangyari sa mga kwento na yon, and mapapawaw ka sila ano ba to, yung lalo na po yung sa mga Israelites, kung paano ginawa ng Panginoon sa kanila, that they were ano po ba yun, nag-wonder sila, nag-walk sila, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Lahat po eh binigay sa kanila, yung mga sapatos nila, hindi sila nagpalit ng shoes, hindi sila nagpalit ng damit. Doon talagang sa Joshua yun, ano? Opo, yun, sa Joshua. Opo, yun po yung nakita ko, na napawaw din ako na the Lord will really take care of you. Hindi kanya papabayaan as long that you give yourself to God wholeheartedly. Yun po yung nakita ko doon. So, bilang Kristiyano po, sabi nga kanina ni Rachel, pag totally ka nag-turn sa kasalanan mo, don't go back to your sin. Yung ganun. And just be maging tunay ka at maging totoo ka. Amen. Kasi dito na po tayo eh. Let us really love the Lord. Let us really, parang tayo po yung mag-shine po talaga tayo. Mm-hmm. And bitin po natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Sige, Tita LV. Magturo ka na. Parang panahon ng hapon na. Magturo ka. Makapili. Eh, wala po akong makita. Nakaano sila eh. Nakaano po yung iba eh. Wala po silang camera. walang power rata eh. Madilim. Basahin nyo nalang yung pangalan. Andiyan na po si Sister Amy. Sister Amy. Ayan. Nandiyan na. Amy. Tita Amy, your turn. Tita Amy. Wala pa po yung nakakita na lang po. Sister Darren po muna. Sister Darren. Sige, balikan natin si Tita Amy. Sister Darren, ikaw na daw. Hello po, good evening. Good evening. Yung question, Pastor, yung sa walk through the Bible, kung ano yung mga natutunan. Okay, sige. Yung sa walk through the Bible, ang aking natutunan, yung malaking pagmamahal ng Panginoon sa kanyang sa kanyang people, although na nagkakasala, pero dinidisiplina ng Panginoon sila. Mm-hmm. No? Kasi yung
yung pagkakilala sa Panginoon, hindi lang naman nagtatapos na kilalanin mo yung Panginoon. Kailangan mong i-follow mo siya kung ano yung mga command niya. Be obedient to him. Mm-hmm. At saka yung pagiging stubborn ng mga Israelites sa kanya. Grabe talaga yung mercy ng Panginoon. Kumbaga, unlimited talaga. Mm-hmm. No? Kahit grabe yung pagkakasala nila, yung mercy ng Panginoon dyan pa rin. Mm-hmm. Yun lang. Tsaka ang kulit ng Israelites, yung tipong pinadaan kayo sa Red Sea, pagkatapos, pagkalagpas nyo, kakakita nyo lang ng milagro. Tapos gumawa kayo ng golden calf. Ang kulit di ba? Parang makaka-identify ka na parang ganito ako ha. Parang kakapatawad lang sa akin ng Panginoon. Tapos ito na naman ako. Di ba? So, pero grabe nga yung mercy ng Panginoon. Endless. No? Sobrang tiyaga niya. Pasensya ko ito. Di ba? Ang sarap matuto sa kanya. Good evening, Tita Nancy. Good evening po. Ayan. Nancy Sembrano. Okay. Si Sir Darren. Magturo ka na kung sino yung susunod na biktima. Nakikita ko dito si Pastor Bong. Pastor Bong. Okay. Pastor Bong, ikaw na daw. Okay, Pastor, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. Pastor, sa akin kahit na gaano kababa ang pagkatao, kahit na gaano kahambal ang beginning, magagamit tayo ng Diyos kung taos puso natin siyang lalapitan. Parang yun kay Rahab, ba? Mm-hmm. Kay Rahab, yung lineage niya, di ba sinave niya yung mga spies? Mm-hmm. Pero yung naging lineage niya, si Jesucristo, mm-hmm. doon siya nang God, actually, from mm-hmm. root, di ba? Mm-hmm. Boaz. Mm-hmm. So, kahit na aga, di ba prostitute siya, no? Mm-hmm. Gano siya kasama, pero nang nag-turn around siya, nagamit siya ng Diyos. Mm-hmm. Ayun ang kwan ko, Pastor. Parang may nabasa ako sa kwan nung paalala ko sa Pilipinas, pagka nabasa ko ng sementeryo sa libingan ng mga bayani. Mm-hmm. May nakalagay doon. I don't know the dignity of his birth mm-hmm. para sa mga sundalo niya, but I know the glory of his death. Parang ganun ba? Parang nag-sacrificio. Mm-hmm. Sa atin naman, kahit na gaano kadumi yung pinanggalingan natin, pero pagkasinik natin si Lord, paratawarin niya tayo at gagamitin niya tayo. Amen. Yan ang takeaway ko sa mga pastor. Amen. 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 Biro mo, kung kakausap ka ng isang tao na naniniwala sa Diyos, kay Kristo, pero hindi nagbabasa ng Bible, tapos binanggit mo, uy, alam mo ba, si Jesus, hindi lang siya bastardo, apo pa siya ng prostitute. Diba? Magagalit sa'yo, malamang. Di ba? Pero totoo yun. That's the scandal of it. Alam mo yun? Pero nakita nyo kung paano nag-identify. Kasi minsan parang madaming tao hindi makalapit kay Jesus kasi punong-puno ng guilt. Alam mo yun, kasi living a life of sin, di ba? Life of lies, no? Kumbaga, nahihiya kasi prostitute sila or promiscuous or kaya ang tawag doon, bastardo, whatever. Pero si Jesus himself, na-experience sa lahat yan. Di ba? Kasi yun yung lineage niya, di ba? Pero it doesn't define him as a person, di ba? So we can learn a lot from that, di ba? Good evening, Pastor Tin, Brother Conrad. Good evening. Okay, Pastor Bong. Hello. Good evening. Good evening, Bogart. Good evening po sa lahat. Ay, wala pa lang kamera. Wait lang. Good evening, Erza. Pastor Bong, magturo ka na. Sige. Sige, Pastor. Ituturo ko si Tita Faye. Tita Faye. Ayan. Tita Faye, kayo na po.
Okay, one of the things that impresses me sa walk through the Bible tonight is that God is the sovereign power over all the nations, over all His people. And since the creation, human beings are prone to sin. Pero great ang kanyang faithfulness towards the people. Kahit na nagfe-fail ang mga tao, forgive pa rin ang forgive because of His faithfulness, and His aim is the best for His people, and that is eternal life for them in the end. Mm-hmm. Faithful ang Lord, yeah. No matter what. Para tuloy wala tayong karapatang hindi magpatawad, kasi grabe naman talaga yung mga na-identify natin na kasalanan ng mga Israelites. Pero ang Diyos, napaka-patient, napaka-persevering. Di ba? So, compassionate. So, kung ikaw, hindi ka magiging ganun, parang nakakahiya naman. Yung Diyos na nagpatawad sa'yo, eh, grabe magpatawad. Pero ikaw, parang ang damot-damot magpatawad. So, dapat eh, matuto tayo doon sa Panginoon. Habaan natin ang ating PC. Thank you, Tita Fe. Sino po ang inyo pong napipisil na susunod na biktima nyo? Ay, na magsishare. sino ba? Si Pastor Bert. Pastor one Bert. One of my favorite. Good evening, Pastor Bert. Magandang gabi po, Professor. Student niya pala to. Yes. Love na love ko rin si Pastor Bert. Eh. Salamat po. ano ba yung question, Pastor? Kasi, yung Bible. Natutunan po natin, or sa particularly take away sa Book of Judges and Ruth. Book of Judges, yung pinaka-last chapter dun eh, sabi dun na okay, if I may read. The last chapter is chapter 21. Mm-hmm. Sabi po dun, in those days, there was no king in Israel. Mm-hmm. Every man did that which was right in his own eyes. Mm-hmm. Sabi po doon, kasi walang hari, no, na namumuno sa kanila during those times. So the Lord sent judges. Pero doon po sinabi doon sa pinaka last verse ng Book of Judges, in those days there was no king in Israel, every man did which was right in his own eyes. Yeah. Pero makikita po natin dito na they're still fail, no? This in spite of doing the right thing to do. So dito po makikita natin na yung ability o yung kakayahan ng tao ay talagang sabi nga, even in his own choice na o sinasabi niyang tama, and yet it is all short, no? Uh-huh. The very standard of God. So ang kailangan pa rin po natin talaga yung we must always partner with God in every time that we do what is right, na not thinking that our own ability o yung sariling kakayahan natin ay tama, pero ito ay hindi pa rin sapat, no? Kaya kailan pa rin natin ang katuwiran o yung patnubay o yung katotohanan, no, ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. I believe the Bible, kaya napakaganda po ng pinag-aaralan natin na 52 weeks walk through the Bible, na parang makakabisa mo. You have a 52 days. Yeah, within 52 days, wait, yung 66 books, you will have a overview, no? Na ako po, no, na personally,
na nag-aral na sa Biblia, pero pag sinabi mo yung ano ba yung masasabi mo dito sa aklat nito, minsan wala kang mabablanko ka. Pero here, nare-review natin, no? At ito'y nakakatulong sa atin. Isang bagay po dito, kapag meron tayong naka-encuentro, no? Na those who are agnostic or those who are looking for an argument, o kaya merong nagtatanong, simple lang, ano ba yung sinasabi ng Habakuk? Minsan, nakalimutan mo, ano ba? Sino ba kasi si Habakuk ka? So through this walk through the Bible, parang nare-refresh tayo, no? Na yung bawat kwento ng bawat libro sa Biblia. At may dadagdag ko rin po, no? Sa yung napag-aralan natin the last time, the wandering, no? Napakaganda. Ano ba kasi yung sinasabi nung ano, sabi ni Sister Elby, yung sa Numbers. Iba yung sinasabi niya. Sabi ko, tatlong bagay yung sinabi ni Pastor Jeff. Tandaan mo, wandering, walking. And ano ba yung isa? Worship. Wandering, walking, waiting. So, nagkakaroon ka kagad ng ano kapag sinabi. Ano ba yung Numbers? Ano ba yung Deuteronomy? Repetition of the law? Ano ba yung Genesis? Right away, maano mo. So, yun po sa, ano, sa Numbers, yung wandering. And even before that, when they are already exiting the entering Canaan or yung promised land, yung takeaway ko po doon, no, yung lesson sa atin doon ay yung sometimes when we disobey or rebel or even murmur, no, to our leaders, yung mga namumuno sa atin, we will have a hard time, no? Kagaya nun, ano yung sabi ni Pastor? Within how many weeks? 3 weeks lang ata, dapat makarating na sila sa promised land. Because of their stubbornness, they're hard-headed, matigas ang mga puso nila. Can you imagine? It takes them 40 years. My. 20 days lang dapat lalakarin. Naging 40 years. Yung wandering, ano, pwede rin pong mangyari sa atin yan sa iglesia kung tayo po ay we are not submitting ourselves and we want to assert our own, no? And we are not listening to the authority when it comes to the word of God. You yourself will wander, no? Sa buhay pananampalataya mo, ikaw ay sabi nga ni Pastore, magka-gewang-gewang ka. So, we must better, I believe right now sa church natin, we are united, we are one, we submit to the authority, and look what God is doing, no? God, despite of this pandemic, no? Ang Panginoon eh, kumikilos siya sa ating iglesia. Can you imagine na last week lang, we are thinking na talagang ako rin, no? Kasi sabi nila, magse-surge yung ano, marami yung ano, malamig ang panahon. And yet, ang inisip ko, the numbers of people will go down. Pero hindi pa rin tayo yung attendance natin. Hindi pa rin nagbumaba, no? Ilan ba yung attendance natin? 63. May tumatakas pa nga, makapunta lang. May tumakas nga dyan eh. Marami pong ano, if we will look not only listening to the studies, no, yung itong 52 na ito, and hoping na makita rin natin what it ano yung sinasabi sa ating sitwasyon ngayon, maging sa personal natin, maging sa iglesia, no? Me, ako nakikita ko na ang Panginoon, no, kumikilos sa atin. Amen. 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 May patintero pa po pagkatapos. Yeah, meron pang ano, meron pang nanghuhuli ng isda. Naging doktor po ako kagabi eh, talagang. Nurse. Inilagaan nyo ba? Bumili ng Bengay. Lumpas. Nagpakulo ng tubig. Ako yung ano. Nag-dive.
But I thank the Lord po na pinrotektahan po niya ako talaga. Amen. And I'm okay. Ano po, I'm and wala naman pong, I'm doing great. Wala naman pong, ano. Amen. Wala naman pong bali. Nakakapaglaro pa rin. Yeah. Siyang, ano, caregiver. Salamat sa Panginoon. Amen. Ayun, sa Linggo, eh, masaya to. Medyo asaran to. May dalawang team yatang maglalaban. Eh. So, nakakatuwa naman. Yeah. Imagine niyo po, no, yung sinasabi ni Pastor, eh, 40 years hindi ka nagpalit ng damit. Hindi napudpud yung sapatos mo. Diba? Tapos hindi ka man lang nagtanim o ano, pinaulanan ka ng bread from heaven, yung mana. Diba? Tapos nagsawa, binigyan ka ng quail. Gusto mo ng meat, ito ang quail. Diba? I mean, pro, ano, yung, ang Panginoon, eh, ano, napaka, ano, napakabuti. Diba? So, yun, alam nyo, yung Egypt papuntang Israel, pag din-drive nyo yun, mga 6 hours, 9 hours, probably matagal na, 12 hours. Pag nilakad nyo yun, 20 days lang. Pero 40 years silang naglakad pa ikot-ikot dun sa desierto. Imagine nyo yan. Okay. At hanggang ngayon, ano pa yun, yung parang kinakommemorate pa nila yun. Na nagkakaroon sila ng camping, yung mga Hudyo. Para i-commemorate nila yung 40 years in the wilderness. Pastor Bert, sino ang iyong napipisil na susunod na mag-share? Sino ba yung mga nakayuko dyan? Okay. Wala pa ata si partner ko ah. Nasa na ba si Pastor James? Wala pa? Tulog na po. Tulog na po. So kami na po mag-represent. Oh. Oh, sige. Okay. Praise God. Yeah, Tyrod, let's go. Ikaw muna. Oh, yeah. Okay. So yeah. What my the brothers. Family, what we have all delegated, yung natutunan namin, is sa Book of Judges po kasi, may parang pinapakita dun yung cycle while in contrast po sa Book of Ruth, yun yung antag niya parang yung opposite po, which is parang habang of course yung si Judges nagkaka-sin sila tapos ayun yung cycle of sin. Ah, yeah, parang napapunish sila. Doon naman sa Book of Ruth, parang si Ruth, yun nga, faithful servant, so binebless po siya. So sa cycle po kasi ang natutunan po namin is no sin goes unpunished. So dahil doon at the same time rin po kahit as long as gusto mong parang bumalik or para as kahit yung Israelites nakailang beses na silang bumalik sa sin as long as humingi sila ng tulong para matutulungan sila para ibalik sila sa tamang path. Yeah. So yeah. And then sa akin naman po mabasahin ko naman po. So the takeaway po namin, well actually mga sinasabi po namin 'yun. Actually mamaya ko lang sasabihin. So okay, so takeaway ko po muna sa Book of Judges and Book of Ruth. So takeaway po namin is that God responds to his people's cry, Book of Judges. Additionally, pinapakita rin ni God that he cares for all of us dun sa Book of Ruth, especially dun sa part na doon sa portion na Book of Ruth na either poor ka man or foreigner portion yan. Through these books, may we remember that we belong to a God that is loving, caring, powerful, and hindi na tayo pababayaan. Lastly, may we always remember to be loyal just like Ruth and remember all the things na nagawa ni God sa buhay natin. So, yun yung takeaway namin. And for our experience naman to the book, walk to the Bible. It's kind of fun and just like yung ginawa ko ring takeaway kahapon. So yung sa Book of Joshua naman is this serves like family bonding para sa amin. So every time na pumapakita po yung video, parang sasabihin ni Papa, oh mag 7 o'clock na, ganun. So kami dali-dali kami mag-ayos ng YouTube and all. So thus every time na example dun sa the bronze serpent part, na-aha moment kami na, oh, yun pala yung parang, dyan ang galing yung dun sa medical na
symbols. So parang yung mga ganun moments na nakaka-amaze. So hindi ko man ma-memorize yung aha moments namin kada Walk Through the Bible. Pero it gives a sense na parang enjoyment, bonding namin and all, napapag-usapan namin. And yun nga lang, pagkatapos namin mag-usap, ganun, pagod si Papa. So, nakakatulog agad siya. Pero after naman namin mapanood, pinapag-usapan naman namin. So after yung usap namin mga 30 minutes at least, ganun, or I mean, di ko naman masyado matatime. Pero by the time na after namin pag-usapan, no, ayun, matutulog na si Papa. So yun lang yung sharing na. Amen. Nakaka-bless naman tong Raymundo Brothers na to. Di ba? So ayan, alam niyo na na yung mga nakalagay dun sa nursing na ano at saka sa mga medical ano, no, yun yung bronze serpent. Yeah, ayan ginawa rin nilang emblem, no. Yeah, nakakatuwa, nakakatuwa. Saya, ganda ng sinabi nila. Masaya kasi I mean, they came here July, di ba? Puyat-puyat pa yung mga yan, pumunta ng church. Tapos ngayon, nagsiserve na sila. Tapos ngayon, dami na nila natututunan about, alam mo yun, the pure word of God, unadulterated, kumbaga. Nakikita nila, na-appreciate nila. Ayun, kumbaga. And they're not being forced into a religion, but into a relationship. They are being encouraged to have a relationship with Jesus. No? So, yun naman yung goal natin. Eh. Di ba? Nakakatuwa. Okay, sige. Raymundo Brothers, pumili na kayo ng ano nyo, inyong susunod na sharer. Pipiliin po namin fellow youth. Sabi ko. Natawa si Allison. We choose Ate Claire. Takot ni Allison eh. Plot twist. Plot twist. Kala ko si Allison to na. Or si Jeannie. Anyways, ang natutunan ko po for the book of Judges and Ruth, I was just reminded of how savage the book of Judges is. And I remember reading about it and thinking, parang napaka, there's so many problematic things in this book. But at the same time, I think the biggest heart behind that is that as humans, we make so many mistakes. And yet, God always seems to redeem us with the story of with Ruth, and then there's Rahab, and then there's Tamar, and there's all this whole line of, see, David. David wasn't a perfect guy. And there's this whole line of people na we're all imperfect people that God used to somehow redeem redeem everybody. And so I think the biggest thing for me for this section of the book was being reminded that God doesn't, what's the word, God doesn't necessarily call the qualified, but God qualifies the people. And so if we ever have this inkling that, oh, I shouldn't serve, or I feel like I've done so many things that I can't serve, or I feel like I don't deserve to be representing God, or I don't feel enough, that's not correct, because God doesn't see the things that we've done in the past, but definitely sees the heart that wants to change, that wants to move forward, and that wants to love and serve God first. And so that is my takeaway. Okay, natawa, I'm gonna see GC, si Allison. Go, Allison. Good evening po. Evening. For me po is... Okay. Ang takeaway ko po is, my takeaway is the loyalty of and faithful and serve as an example for us to stay loyal and faithful to God. Kasi, something that I got from that, at saka that, ano eh, it's connected din dun sa day 6 sa walk through the Bible din po.
yung story nga po ni Ruth, yung namatayan siya ng asawa, tapos pati yung isa din yung, pati yung isang daughter-in-law ni Naomi namatayan din ng asawa. Then she told them na they can go back to their, parang kung saan sila originally nakatera. But then Ruth decided to stay. And she decided to be loyal and faithful, although she's unsure of the, what the future will bring to her or them, Naomi and her. Kasi nga, they don't have like a man in the family anymore. So parang uncertain. Eh, samantalang noon yata, parang masyadong reliable din sa, ano, sa lalaki. So although she wasn't certain of the future, she stayed loyal and believed in God, and she just trusted everything to Him. And that's something that we need to and should apply to ourselves as well. Na even if things are looking kind of risky or parang you're starting to have anxiety, dapat i-surrender lang natin yung worst na yun kay God. And then to just follow, believe in Him, believe na hindi niya tayo pababayaan. Tapos yun nga, sinabi nga din dun sa day 6 ni Pastor Jeffin nga yung minsan we already complain when we experience something bad. Pero something na the best na narinig ko is, but life is better if we have a relationship with the Lord. And Ruth had that relationship with the Lord. Yan lang po. Amen. Ganda. Okay, Allison, mamili ka na ng next person. I choose Jeannie. Hi. Okay. So my takeaway is that after hearing and reading the part with Naomi as being Ruth's mother-in-law, she started to say out of selflessness that her daughter-in-law should begin departing. And I think that is because she understands their pain and seeks the belief in God to watch over them after the aftermath of their pain. But Ruth decided to like deny Naomi's request, and on herself, she was more than willing to be happily set onto the future together and be with one with God. I find the Ruth chapter and the verse response in 16 to 17 to be deeply relatable and representing the great loyalty to which in most relationships, either one could empathize to one's pain or seeing you can live up with the years with that person. And I think it also represents in church how us workers are either new or have been going on for the past years in the church. I think that it's really important to figure out with the person if they can live up to being a worker, or seeing that they can feel like it's their home. I think it's just seeing how it deals with a lot of time value. It values you a lot of time. So I think it just applies to a lot about how life is. And I think it was really important to me with the Ruth chapter. So yeah, that's my takeaway for what I saw in the video. Thank you, Jeannie. I like what you said. Okay, Jeannie, choose another person. Rigel? Yes. I think Rigel and Jairus. Are you capable of speaking, Sister Rigel? Opo. Ayun, nag-drive kasi sila. Sige, go ahead. So, kami, ano bang, anong takeaway mo? Anong takeaway mo? Ano? Tinatanong ko po si Jan, anong takeaway mo? Actually po, nakakatawa kasi yung mga pinag-uusapan natin ngayon, eh pinag-uusapan rin po namin to sa kids. So, last week I think we discussed Ruth and Boa. So, meron akong baon. So, ayun po. Yung nakita ko po kay Ruth kasi naging loyal din siya kay kay Naomi.
Kasi po, di ba po si Naomi, alam naman po natin, pinagdaanan niya, namatay yung asawa niya, namatay yung mga anak niya, and then natira yung mga daughter-in-laws niya. Si, ano, kanimutan ko po yung isang daughter-in-law niya. Pero si Orpa. Opo, yun. Orpa, si Orpa. So si Orpa, bumalik siya dun sa lugar nila, pero si Ruth nagstay sa kanya. Mm-hmm. And then, ang actually po, ang takeaway po namin doon is yung feeling mo minsan, wala na si Lord sa, alam mo yun, pag dumadaan tayo sa mga sad times, si ganun, or maraming problema, kala natin natutulog si Lord, o kaya nakalimutan niya na tayo, pero hindi. Mm-hmm. Lagi siyang nandyan para sa atin. And then, yung for tonight's takeaway po, yung kapag po naging mananampalataya na tayo kay Lord, dapat po di lang bisyo yung tatalikuran natin, kundi yung mga sins natin totally, para rin mag-reflect sa atin. And then in that way, we can invite other, you know, other people to know God more. So yan po. Amen, amen. Pogi-pogi naman yung baby na yun. Nakikipag-ano na. Nakakainis ang COVID, no? Hindi mo mahawakan yung mga baby ngayon. Dahil sa COVID na yan. Pero saka po tulog siya all throughout na. And kukit pa naman ng mga bata sa atin. Wala pa kayo napansin? Lahat ng batang lalaki, puro gwapo. Opo. Wala kayo napansin? Pag nagbinata itong mga to, lahat to. Dadami yung youth natin na girls. Dadami yung youth natin girls. Ang gagwapo lahat, sina Jaja, sina David, di ba? I mean, opo. Ayos. Okay. So, Rachel, sino ang yung napili? Si Tita Nancy po. Kasi maganda yung smile ni Tita Nancy. Okay. Nancy. Actually, sorry, ang nabasa ko dito, yung book of Ruth lang kanina. So, pinag-question namin ng, actually, kausap ko yung mga anak ko kanina, kahapon. Gaano mo kamahal ang mother-in-law? Mm-hmm. Maybe this is one is out of the topic. Pero ang maganda dito yung pagmamahal mo sa biyanan mo, it's different. Kasi tinatanong nila sa akin, Mama, gaano mo kamahal si Lola, yung mother-in-law? Nakita nyo gaano ko siya kamahal. Mm-hmm. Hindi lang sa salita, kundi yung sa gawa. Tapos, dahil sinishare ko palagi sa kanila na gaano kamahal ako ng biyanan ko, so in return, ang mga manugang ko, mahal nila ako. In short, pag sinishare ko sa kanila na no matter what, huwag mong isipin yung pagkakamali ng biyanan mo or yung biyanan mo, parang si Naomi, parang si Ruth sa mother-in-law niya. Ganon din yung life application ko na biyanan mo, mahal mo dapat, kahit na nagkamali, kailangan mong patawarin. There are times na mayroong ups and downs sa mga biyanan. Normally, mga question natin, gaano nyo kamahal ang biyanan nyo? Minsan, pag nag-share kami ng mga kaibigan ko, ay, ang biyanan ko, naku, talagang napakasungit, ganon-ganon. Ikaw, Nancy, sabi ko, ang biyanan ko, ang parehong biyanan ko kako, napakabait nila. Pumunta ako sa Amerika, silang nag-alaga sa mga anak ko. So, ganyan ko kamahal ang biyanan ko. Para nung nabasa ko yung kay Book of Ruth, na kahit na nawala na siya ng asawa, sumunod pa rin sa biyanan niya. Hindi niya iniwan ang biyanan niya. Kahit na mayroong ups and downs. Parang yung pagpapatawad sa biyanan. There are times yung mga tao, galit sila sa biyanan. Pero I always say, first letter of John verse 9, if we confess our sins, is faithful and God. It's faithful and just to forgive our sins. So iniisip ko na, ang biyanan, we always to love them. Gaano pa minsan ang mga kakulitan ng mga biyanan natin. There's still, nakita ko yung kay Ruth na sumunod pa rin siya sa biyanan niya. Parang kayo, Pastor, may mga ibang churches, mga iba-ibang churches, pwede mo iwanan yun. Pero paminsan hindi mo maiwan ang LA Nazareth kasi you're learning from them.
nagkakaroon ka ng spiritual strength because ayaw mong iwanan si Pastor Jeff. Just kidding. So, yun lang po ang masishare ko. Isa, my knowledge is about yung sa Bienan. Is Bienan is like a church to me. Kahit na anong mangyayari, hindi mo pwedeng iwanan eh. Kasi nagkakaroon ka ng yung nga, spiritual strength. Pag nagkakamali, oh, I'm sorry, Pastor, nagkamali ako sa sobrang joke ko. So, ibig kong pong sabihin dito yung bang, we have to love not only the Bienan that we're talking about, it's also for the church, it's the people themselves that we always love one another. And there is always forgiveness for one another. So, yun lang po my share ko about the Bienan. Life application lang ako. Thank you, Tita Nancy. Oh, buti pa si Adan, walang Bienan. Saka si Pepe Pimentel. Kailangan niya ba si Pepe Pimentel? Laging galit sa Bienan niya yun eh. Anyway, may binanggit si Tita Nancy kasi nga naman sa kultura nating mga Pilipino, eh lalo na madami sa mga Pinoy may mga conflict sa mga Bienan nila, which is ako yung nagpapasalamat sa Panginoon at napakabait ng Bienan ko, pero maraming Pinoy nakaka-experience ng conflict sa Bienan, so minsan hindi sila maka-identify. Bakit? Ba't namin gagayahin si Ruth? Ito na nga pagkakataon ko para kumala sa Bienan ko. Parang gano'n, di ba? Pero alam nyo, isang second factor lang na si Ruth ay mahal niya yung Bienan niya. Ang first factor talaga kung bakit siya sumama sa Bienan niya, dahil yung Bienan niya ay mananampalataya, anak ng Diyos, Israelite. Kumbaga, nakita ni Ruth na, teka, kakaiba yung Diyos niyo. Diba? Mahal na mahal kayo kaysa sa mga Diyos-Diyosa namin. So, since mahal na mahal niya yung Bienan niya, sa kailangan ng tulong ng Bienan niya, plus talaga yung unang-unang dahilan na sumama siya sa Bienan niya dahil siya ay naniniwala sa Diyos ng Bienan niya. Imagine nyo, kung kayo naniniwala sa Diyos, nakikita sa buhay nyo yung relasyon nyo sa Diyos, people will also draw near sa inyo. Diba? Kaya nag-draw near si Ruth doon sa Bienan niya. Yun, isa sa malaking bagay talaga. Eh, yung Bienan niya, besides sa malungkot, kailangan ng tulong at mahal ni Ruth, eh talagang na-in-love din si Ruth doon sa Diyos ni Naomi. Ayan. Pastor. Go ahead, Patita. Maganda rin siguro yung pagtrato ni Naomi sa kanya because she was a Christian. Yes. You know, she had a spiritual attitude. Yung character niya ay maganda. Mm-hmm. So, tumubo yung strong love of Ruth for her mother-in-law. I agree. Opo. Ako po, yung Bienan ko ay Kristiyano rin. Napakabait sa akin. So, hindi siya mahirap mahalin. Di ba po? O, ang tawag ko nga sa kanya ay best friend. Tawag niya sa akin, oh, best friend, kamusta na? Ganun. So, kasi mabait siya na para nga sa si Naomi. So, hindi mo pwedeng maiwan talaga. She was faithful dahil nakita niya yung magandang ugali ng Bienan niya. Amen. At saka doon pala manggagaling ang kanyang love of her life, 'di ba, si Boaz, kamag-anak pala ni Naomi. Kamag-anak ng asawa niya, 'di ba? Ayan, Tita Nancy, sino pipiliin mo na susunod? Want to po kung sino pwedeng mag-volunteer. Available maybe, pa si Pastor Tin, si Sister Girlie, Pastor Ray. Si Girlie. Sister Girlie pa? Opo. Okay, si Sister Girlie. Sister Girlie, your turn. Ano po, same as above. Copy-paste. Copy-paste ako. Hindi po. Sa walk through the Bible na maganda sa akin kasi I've been reading before, nagbasa na rin ako ng book by book. Tapos, pero hindi ko natapos hanggang hanggang sa Proverbs, and then I stopped, and then I dito sa New Testament hanggang Romans. Pero kasi minsan parang masakit sa ulo, pero ngayon parang since we have like
fast cut, parang it gives you ano na naman, parang may excited ka to read again. Tapos parang maganda na kasi meron na ngang overview, madali na siyang intindihin. And then yung doon sa wandering naman ng mga Israelites, para sa akin it's like a way parang inalaw ng God na mag-wander sila for 40 years kasi para to totally change their outlook, their minds, kasi from 400 years in Egypt, so yung mindset nila Egyptian, as they live as a, like an Egyptian, then ngayon pupunta sila, magma-migrate sila to Canaan into a new life. So parang that's why they inallow ng God yung mag-wander sila, para yung to completely change their mindset. Parang tayo din as Christians, sometimes ma-inaallow ng Panginoon na mag-wander tayo kasi nga para for yung complete change ng heart, ng mind. Lalo na kung if we came from like marami tayong mga bandages sa buhay, okay yung mga Christian, okay yung mga tao na save, na wala namang masyadong issue sa buhay, di ba? So madali sa kanila yung to accept new life. Pero kung pinanggalingan mo, mamamatay tao ka, magnanakaw ka, or yung maraming issues sa buhay, so it's parang mahirap siya, mahirap kaagad makita yung fruit ng pagiging Christian. So that's why parang nagwa-wonder muna sila sa disyerto, kung para mabago talaga yung, ma-apply mo dyan yung justification, sanctification, para towards holiness. Yun, ganon. And then, yung naman sa, dito sa Judges and Ruth, na-late ako ng pasok. So, ano ko na yung Ruth. So, yung naman sa buhay ni Ruth, what I like about it is yung, kasi foreigner siya, 'di ba? Parang ma-apply ko sa buhay ko ngayon as a mother-in-law, kasi foreigner itong dalawa kong in-law. So, parang ma-apply ko na ipapakita ko sa kanila yung pagmamahal bilang nanay, bilang anak ng Diyos. And then later on ma-realize nila na how important it is yung family, yung like sinasabi ni Nancy na yung kasi yeah, tama si Nancy, yung palagi nating maririnig, oh, yung mother-in-law ko ganito, hindi sila magkasundo. But pinakita dito sa story ni Ruth na even hindi sila pareho ng lahi, foreigners yung isa, I mean, yeah, we call them foreigner, pero nagkasundo sila dahil sa Diyos, nagko-connect sila, nakikita doon. So, kaya pag minahal natin yung mother-in-law natin, kasi ako, maganda din ang buhay ko with my in-law, si Papa ni Rave and mama niya. Sobrang bait sa akin. Parang tinuring na akong anak na sarili. So, yun. So, kaya ganun din ang pakikitungo ko sa dalawang in-law ko, na I treat them well kasi nga yun ang naranasan ko. But of course, I'm a child of God. So, dapat lang makita sa akin yung kabaitan ng Diyos. Kasi parang ano naman na kiniklaim mo na anak ka ng Diyos, and then your life is not in sync with what you're saying. So, pinapakita ko sila, palagi ko silang, hindi ko sila pinipilit na sumama sa simbahan, but pinapakita namin na, oh, you can come to church if you want, ganyan. So, yun, hindi namin sila pinipilit na. But we always, like sila Leslie din, I always tell them na, nakita nyo kami ng dad mo kung how we live our life, na we showed you a good example of a family life, para makita nyo rin kung sino man yung hahanapin yung partner, yung ready kayo who to choose, ganon. Kasi hindi naman pwede nating diktahan yung mga anak natin kung sino mamahalin nila, pipiliin nila. So, pinapakita lang namin sa kanila na ito kami ni Rave,
hindi perfect, nag-aaway, nag-aano, but because there is God in the middle, yung hindi madaling mag-ano. Parang madali lang yung problema ang ma-solve. Yan. Yan pa. Amen. Amen. Alright, Tita Girlie, sino ang yung napipisil? Si, sino pang hindi? Pastor Tin. Pastor Tin, yan. Ako po, more of kay Naomi din po yung sa akin. Na I am hoping and praying na I would be like her in a way na dun sa verse na finorward nyo kanina, yung sinabi ni Ruth na your God will be my God. Na I'm hoping na maka-inspire din ako ng iba to yung parang tanggapin nila si ano, si Kristo, parang ganun. Just knowing na how loyal Ruth was sa kanya, yun nga dahil sa sinabi niya na dahil may Diyos siya, parang ganun. So, I hope na maging good example din po ako sa iba para yung iba rin ay makaranas ng ano, ng goodness ng Panginoon. So, ayun. Parang ganun. Parang ganun. Something like that. Eh, kasi, eh, syempre, I mean, you know, as parang, you know, nag-minister or nag-lead ng worship or, you know, yung mga ganun, parang it's a must, kumbaga, na, I don't know, na makita sa atin, sa mga leaders, mga ganyan, or tayo na lang bilang Kristiyano, it's a must na makita ng ibang tao sa atin si Kristo. Especially those na wala pang Diyos. Yung mga unbelievers, mga ganun. So, ayun. May we be like Naomi. Amen. Amen. Yeah. Alright. Pastor Tin, sino ang iyong napipili? Napipisi? Tapos na po ba si, ano, si Tita Amy? Di pa, Tita Amy. Ayun, Tita Amy. Kaya, Vilma, Rave and Conrad. Yun. Jaya, Vilma, Rave, Conrad, Amy. Yan. Yan pa ang wala pa. Tita Amy? Hi, hello. Good evening. Good evening. Itong 52, itong walk through the Bible na ito ay parang napakagandang experience kasi na rewind yung mga dati na ating napag-aralan at medyo matagal na yon na nakakalimutan na natin. Kagandang masariwain yung mga nangyari nung unang nung Old Testament. It brings us a good picture of those people na pinagpala ng Panginoon. Hindi ko pa masyado nababasa yung Judges, eh medyo komplikado, pero dati ko pang basa ang kay Ruth, paborito ko yung Book of Ruth. So inspired ako diyan sa buhay ni Ruth sa kanin ni Naomi. Maganda yung ano nila because of her loyalty at saka yung pagmamahal niya sa kanyang binan ay pinagpala siya ng Panginoon. As a mother-in-law, sana maging ano din ako sa manugang ko, although wala pa akong manugang na babae, sa manugang kong lalaki sana, kahit na hindi pa siya mananampalataya, ay sana ay makita niya sa buhay ko kung ano yung Diyos na pinagsisilbihan ko. Na ang Diyos namin at ng mga anak ko, ng asawa ko, sana makita niya sa amin yung ang what kind of God we have through sa mga deeds na ginagawa namin sa kanila. So yun, is such a very good inspiration yung buhay ni Naomi and ni Ruth.
Yun lang po. Amen. Ako, tita Amy, pag binasa niya ang Book of Judges, eh, dapat matibay-tibay ang loob niyo kasi violente ang Book of Judges na yun. Eh. Dahil pagkamatay ni Moses, pumalit si Joshua, nawala si Joshua, nagkagulo-gulo, wala silang leader, naglagay ng judges. Diyan nang galing kung bakit tayo may mga judges ngayon, di ba? Yung mga judge sa korte, yun din nang galing yung word na yun. No, makikilala niyo diyan si Gideon, saka yung 300 niyang kawal, at saka makikilala niyo rin si Samson, di ba? So, may idea. Yan. Thank you, Tita Amy. Tita Amy, ang available pa, si Pastor Rabe, si Brother Con, si Sister Jaya, and Sister Vilma. Sino ang napilpili nyo? Sister Vilma. Sister Vilma. Your turn. Mag-hello ka na. Hello po. Good gabi. Good evening, Tita. Go ahead po, Tita. Anong yung Pinoy take-out? Magandang gabi po sa inyong lahat. Wake up po sa gabing ito. Good evening po. Ang sa paningin. Mabuhay po tayo na sumusunod sa mga kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, basta man... Sorry po. Okay, Tita Vilma, sorry. Makikiulit lang po, Tita. Sorry po, sana na naputol ako. Di ulit yung wifi namin. Go ahead, Tita. Apo. Ang takeaway ko po sa gabing ito ay huwag tayong magbase lamang sa kung ano ang sa paningin at pakiramdam natin ay tama. Mm-hmm. Mabuhay po tayo na sumusunod sa mga utos ng Diyos at gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Walang imposible sa ating Diyos at kaya niya tayong alisin sa kung ano man ang kinakaharap nating problema. Ngayon, basta maniwala lang tayo sa Kanya. Yan po ang takeaway ko po, Pastor. Amen, amen. Di po ba kayo magpapastor, Tita? Ang ganda ng takeaway niyo eh. hindi pa po siguro. Ay, hindi pa. Ayan. Sige. Ito lang po, gabi-gabi pong pakikinig ko. Iniisip ko pong mabuti ko anong magandang ibigay na takeaway or minsan po hindi na nga rin po ako nakakapaglagay. Mm-hmm. Ayan. Bali, may t-shirt kay Tita. Huwag kayong maglala. Ay! Pwede pong maintindihan lahat kung ano po ang laman ng Biblia. Amen. Oh. So, sunod na po natin si Sister Jaya. Eh, para tapos nyo na. Ayan. Ako po, ang takeaway ko naman po tonight ay huwag po tayong mag-expect ng magiging matuwid at maayos ang mga buhay natin kung hindi po natin kinikilala ang Diyos at hindi po natin siya hinahayaang maghari sa mga buhay natin. Sabi nga po dun sa episode natin tonight, let God rewrite your story. Kung tayo ay matututo na sumunod sa mga utos at salita ng Diyos at kinikilala po natin siya sa buhay natin, sigurado pong babaguhin niya ang mga buhay po natin. Yun po. Amen. Naiyak naman ako sa iyo. Ayan. So, ayan. Saya-saya naman. Thank you. Okay. Pili ka kay Pastor Ray. Siyempre po si Pastor Ray. Pastor Ray. Pastor Ray, your turn. Wala po si Pastor Ray kasi may work at home siya. Ah, may work siya. Okay, sorry. Si ano po, si Brother Conrad ang aming labo. Brother Cons, ayan. Napakadaming takeaway po. Grabe. Busog ka ba? Sobrang daming takeaway. So pag naiisip yung isa, nasasabi rin isa. Kung naiisip yung isa, nasasabi ni isa. Kaya, nakatuwa lang. So, I'm not just gonna point in one. However,
angle you're looking at, whether kay Naomi, kay Ruth, kay Joshua, at sa mga pangyayaring mga naganap sa Book of Judges, lagi lang po natin tatandaan ang grace ni Lord. At saka yung mercy niya, nandoon parate. Yun ang nakakatuwang ano. Kahit ano pang takeaway na mga binanggit natin dito. Yun nakikita mo kahit saan mo tingnan. Kahit saan ano. Kaya yun lang. Nakakatuwa. Amen. Amen. Thank you, Brother Conrad. And si Brother Jai, meron ba, Jel? Pwede ba siya magsalita or nagda-drive pa siya? Yan, mukhang nagda-drive pa si Jai. Anyway. Maayos po ng pasyente mo. Eh. Ay, okay. Sorry. Sige, Aba. Sige. Ayusin niyo muna yung pasyente. Okay, dako na tayo sa panalangin. Gaganda ng takeaway niyo. So, ang ganda, hindi ko na kailangan gumawa ng devotion kasi solid na yung mga nakuha natin ngayong gabi, no? At nakakabusog lahat ng takeaway ninyo. So, dako tayo sa panalangin. Ano po ang inyong mga prayer request? Ayan, isusulat po natin. Pero sa pagkakataon na to, sa pagdako natin sa panalangin, ay papatayin ko na yung recording.